So today is Monday and it's almost 11, it's 10:48 a.m. And late ako nagising today dahil sa legal techniques. And after ko magbasa kagabi, pinanood ko yung Daughters, His Three Daughters. Pinanood ko yun last night and it was good. You should watch it, I guess. Especially if you're in a state na you're grieving or something. Yeah, yun yung ginawa ko kagabi. And so for this day, I wanted to film this one because wala lang, it feels like ang tagal ko nang hindi nag-record while studying or something. Like, I want to make a time lapse about it kasi I need motivation. So meron kaming 11 cases, first batch nung legal ethics. And meron kaming another 2, 4, 6. So meron kaming 10 cases para sa second batch. I'm not sure if lahat to i-recite namin this Thursday. Maiksi lang naman siya since legal ethics siya, and most of the time parang umaabot lang siya ng 3 to 5 pages I think, or less than that. But yeah, marami pa rin siya pero hindi siya kasing rami ng admin law. Kailangan ko na siyang simulan. Natapos ko na yung 11 cases pero kailangan ko siyang balikan kasi nung prelims pa siya, so parang around 2 weeks ago, 3 weeks ago ko pa last na nabasa to, or I guess 2 weeks ago. And random recitation siya. And kailangan ko pang basahin yung mga cases namin sa admin law. May mga hindi pa ako nabasa na cases doon. Sobrang haba yung case na napunta sa akin and I have to study it thoroughly kasi I don't want to miss any details. Though hindi naman ma-detail si attorney sa case namin sa admin law. Pero kasi I just want to make sure na I won't miss anything. After kong mabasa yung legal ethics ng mga cases, kailangan ko na rin simulan yung cross-examination na pinapagawa sa legal ethics. So yeah, kaya nagbasa ko last night about brief background lang sa grounds for evidence. Kaya nagbasa ko kagabi about sa objection or about sa evidence, you know, sa rule 132. Yeah. Okay, wait. I need to share you kung ano na bang nangyari sa mga plants dahil almost half an a month na sila na sa akin. So yeah. So ito yung unang plant natin. Nakalagay lang siya dito sa simple, very simple na plastic na paso. Kasi free lang siya. And I want to buy another paso para dyan. Pero hindi ko pa rin magawa. And nakalagay lang siya sa carton kasi wala pa akong mahanap na parang clay na something para pagpatungan niya. Pero yeah, here's what it looks like. Super healthy niya, I think. I think it's healthy kasi, as you can see, for this part naman, most of the time, dito siya naarawan pag morning. Not sure kung anong name ng plant na to. Philodendron, I think, or something, or variant niya, or another kind or species niya. This one is kind of my favorite din. Okay, so that's the update for plants for this time mood. Catching my breath. Punta ko ngayon para tumakbo for a quick run. And kailangan ko ng a little bit of, for me, heavy exercise siya. Natapos ko na yung 10-11 cases. Pero that was just a review. So kailangan ko pang gawin yung remaining 10 cases. So let me share you this view. Nakabahan lang ako kasi baka mamaya abutin ako ng ulan, pabalik. I'm a
video. I'm just gonna end it here. So, I'm on my way back. Nag-vlog ako ng more than 20 minutes, I think. And it's currently 5:50, 10 minutes before 6 p.m. I was really planning to extend more than 10 minutes pa. Hindi ko na care. Look at this view! Right, diba? Sobrang ganda. Like, very therapeutic na mag-jog while having this kind of view. With music, of course. But yeah, it's the update for now. So yeah. Today is Wednesday. Meron kaming class ngayon sa legal ethics. Mamayang 6 p.m. pa siya, or I think 7 p.m. if malilate yung prof namin. Yep. Aga akong pupunta ngayon because I have some errands to do. I've been thinking if bibili ba ako ng bagong plants. Mostly today, ang inaral ko lang ay related sa grounds for objection, which is also related sa paggawa namin ng cross-examination for our prelims. Ang dami ko pang kulang and I feel like I'm missing a lot. Hopefully today, after ng class namin, marami akong makuha ng ideas and techniques for cross-examination. Hindi pa ako tapos mag-aral sa grounds for objection and I feel like I will study sa library. So yeah, I'll update you later. So, ito na ako sa Cubao and I have decided na magtingin ng plants muna. I'm not sure kung ano makikita ko doon, but I'm hoping na mura siya ngayon. But cheaper siya compared sa other days. Natamad ako magpayo sa loob ng bago yung payo. Magkano po sa mga photos niyo? I bought one. I don't know kung anong name ng plant na to. But it's so cute and so irresistible. Kailangan ko na pumunta ng school kasi kailangan ko na mag-aral ulit. But yeah. Ang unti lang ng mga choices ko ngayon compared sa other days. I'm still experimenting kung ano yung best time para bumili. And I got one, so I'm satisfied. And I deserve it. I deserve to buy another plant. So I shouldn't feel guilty. Shouldn't be guilty. So, I'll update you later. I feel like malilate si attorney. Sorry kung sobrang araw. Bakit may mga nag-U-turn? Bye. So, I just got here. It turns out online kami today. Like, dito na ako. At least, nakabili ako ng plans today. And nagawa ko yung errands ko. So, kailangan pala umuwi before 6. Kailangan ko na umuwi. It's 4 p.m. and 6 p.m. yung class namin. Or baka 7, around 7. Or baka earlier than 7. I'm thinking if I should just hold it. Para hindi siya maano.
is what it looks like. Anong tawag sa plant na to, pero I'll just search it later. Okay, so guess what? Nakauwi ako before 6. And guess what? My plant survived. Kanina akala ko maipit siya. Well, naipit siya, but she survived. I have to cook for dinner and hoping na malilit si attorney tonight para may time pa ako mag-review before class. So yeah. I should go. Let's update. I'll update you later, I mean tomorrow or the following days, kung kamusta na ang kalagayan ng plant na to. Okay, I should go na. Today is Thursday, currently around 6 a.m. and I went for a quick jog again because why not? Just wanna say that parang lately, because of jogging or running or just going out outside more or frequently, parang mas natulungan niyo ako somehow for my anxiety. Wait, ang ganda ng view, wait. Camera is not giving it justice. Like I was trying to say, ayoko mawala yung thought na yon kasi I just came up with it kanina lang. So if you're looking for something to do and if you're a very anxious girly like me, I think you should try jogging or running or actually doing or spending time to do some physical stuff and to listen to music while doing it or podcast or audiobook. The sun feels extra nice today because I think tagal lang hindi umaraw. So yeah. So I'm just waiting, resting. Sana hindi masyadong malakas ang araw pagbalik ko. It's just a quick update. Ang hirap mag-video kapag tumatakbo. Tapos back yan. Okay, bye. Wala ko sa mapunta yung road na to. Wala ko nang bumalik. Or siguro sa kabilang side naman ako. Because it's only been like 20 minutes. Look how big this rock. I don't know what to say. Hindi maganda magsalita dito dahil grabe yung traffic noise or something. Okay, so I'm on my way back. And wala na akong energy. I think I need to get some sleep muna. Showered and sleep. After that, mabasa na ulit ako ng cases. Kasi hindi ko pa tapos. Meron pang natitirang tatlo. Over 21 cases. So yeah. Kailangan ko nang tapusin siya today dahil may class kami today. Sa kanya, mamayang 11 a.m. It's currently 7 a.m. So yeah, kailangan matapos na yung class na yun para makapagsimula na rin ako sa banking. Pinaka-favorite part ko talaga pag nag-jogging ay yung pa-uwi. Like, look. Ito yung favorite part ko. Wala lang. Mas magandang bumaba kaysa umakyat. Well, it's given. Ah!
Now, in such cases, the SIPRA, no, yung SIPRA kasi, tsaka yung Code of Professional Responsibility. Okay, update. So, it's already 12 p.m. and ongoing pa rin yung class namin. Meron pa kami almost, I think, 2, 4, 6 cases. Pero hindi na siya matatapos. Since hanggang 12 na kami. Nag-start kami kanina, 10 a.m. Hindi naman mahirap yung tanong kanina. But, nakaka-rattle lang kasi random yung cases na in-assign. Like, I mean, we expected na random talaga siya. But we're not expecting na hindi siya sunod-sunod. At first, hindi siya sunod-sunod, pero nagkasunod-sunod na siya at the latter part of the discussion. Pinaka-ayaw ko na part talaga yung pag nag-digest ka ng maraming cases. Tapos yung case na na-digest mo nung maayos, yun pa yung pumunta sa'yo. So yeah, that's the update. I don't know if I'm going to continue reading cases for our banking mamaya. But most likely I will. But I need to rest muna. Kala mama kasi papagawa ko ng car. Until now, hindi pa rin ako sanay sa place na to. Ayoko mag-map. Gusto ko kabisaduhin siya. But at the same time, feeling ko malilita. First on my list, admin muna tayo. So yeah, gotta look for the admin office. Left. Okay, so certificate of residency done. Punta na tayo ng BDO. I hope walang masyadong kailangan, but hindi naman super strict. Tapos na. Lunch muna. Magla-lunch muna siguro kami, then sa nakama. We'll start ulit mag-readings. Yun naman siya super hirap na gawin. Medyo matagal lang. So, ang daming muna niya. Ang daming mga fill out na something. So, yeah. Okay, so pupunta muna ako para bumili ng lunch. Medyo inakabahan ako ngayon kasi next week, midterms na namin. And I feel like, dapat na meron na ako. Hindi ko alam paano may bilhin ko. I think Popeyes. Ano lighting? Okay. So, like I was saying kanina, hindi ko nakabahan ako kasi midterms na namin next week. Hindi pa rin ako nag-start mag-review. Feeling ko hindi ko nakawak yung time. Oh, hindi ko na lang dumating yung order. Ang gagawin ko today, readings namin sa ethics. Dalawang case yun para sa Thursday. And then, strategic management. Meron kami ng project doon na kailangan gawin. So, sinisimula na namin yung parang requirements. Isa-isa namin siya. Okay, so I already got the order na. Ngayon, ang inisip ko na lang po, saan ako mag-aaral later. Ngayon na pa ako ng spot dito. O di kaya sa Mega Mall. I mean, yung may mga study hub dito sa labas. Not sure, but hopefully meron. So, pabalik na ako. Tamon ako ng Mega Mall. Dito ako sa likod dumaan kasi sobrang init sa harap. Nag-aral na ako kanina, ginawa ko na yung sa legal techniques natin. Pero hindi ko pa tapos. Pero marami na akong natuwa. Sana hindi ma-jinx, pero sana masilong yung dadaanan ko. Hindi ko alam kung bakit laging natatapat na kapag nag-vlog ako ay nag-film ako. Wala akong storage. Mag-ikot po na ako sa SM Mega Mall. Akala mo hindi nag-aabol ng requirements eh. Uy, mangga pa ako. Naglalawang isip ako kung uuwi na ba ako or
gagala muna or mag-roam around muna sa SM. Ang tagal ko nang hindi nag-SM, not to be OA. Well, first of all, wala naman kasi akong dapat gawin sa SM. So, hindi pa ako nag-SM. Mas masilong ka dito yung way dito. Kung may mahanap ako na spot kung saan pwede mag-aral or mag-laptop, I will take a break. At wala pa akong nasisimula na case sa legal ethics namin. Init! Hindi ko alam kung papunta ng Mega Mall yan. Pero mainit siya. So I think doon ako dadaan. Dito ako dadaan. It's not like I have a choice. It's my fault kasi hindi ako nagdala ng payo. It's my fault. Okay. Ayoko bang mamatay. Ang bilis nila. Alam mo, weird. Kasi kanina pa ako nakakasalubong ng mga tao. And nag-smile sila. I don't know what that means. At saka yung train, yung station, yung pagbaba. Super nahihiya talaga ako mag-film ng ganito, lalo na sa mga public places. Pero pag dito, I don't know. Parang hindi naman mga judge yung mga tao dito or judgment. At saka konti lang kasi yung tao na dumadaan. And girl, if you know me, alam mo naman super shy ako. I'm super shy. Kaya this is my way also to conquer that shyness. Oh my gosh, feeling ko mali yung dinaanan ko kasi hindi ako lumusot ng Mega Mall. I think it's time para magtanong. Okay, tama lang pala. Another pedestrian ko na hindi ko alam kung tama bang tumatawid ako dito. Kasi wala namang light. I think tama na yung dinadaanan ko. Hindi ko ba alam kung ba't pa ako nag-be-filled para isama ko kayong maligaw ako. Okay, so nasa SM na ako. And guess what? Magsisisi ako. Dahil ang layo ng nilakad ko. Sobrang init. Let's see what we shall do to make this day a little bit productive. Of course, hindi mawawala ang mall trippings na hindi nagpupunta ng fully booked. Excuse me po. Saan pa yung malapit na fully booked dito? Meron po bang fully booked? Sige. Thank you po. Ganun na ako kasi naliligaw lang ako dito sa Mega Mall. This is like my number one maze. See? Tinuro na nga sa akin yung daan. Naligaw pa ako. It's a me fault. It's my... Ayun! Oh my gosh. I've been meaning to buy that book. Pero I think babasahin ko na lang siya sa to online. So, that's it. Yun na yung mall vlog. I need to go back na. Sana ko nang umuwi. Dahil alam ko na kailangan ko na rin gumawa ng schoolwork. But my main problem right now, saan yung daan pabalik? I think dito ako dumaan. So like I said kanina, uwi na dapat ako. But... parang gusto ko itong game plan mo. It looks so simple. Pero cute sa niya. Sure I did. And it's good for its price. I don't know kung sa lighting lang. Mas maganda siya yun. I mean, maybe yung daylight. Yung natural light. I think kukunin ko na siya. Dapat kasi umuwi na ako eh. But... yeah, I think kukunin ko na siya. Pansin na kayo na inalampag ay gamit na naiyo.
Thank you.